Hi everyone! For today's video, ihahatid na nga namin ang mother-in-law ko, ang lola ng mga kids. It was September 23 nung hinatid namin sila. O diba ang tagal kong hindi nakapag-upload? Grabe kasi ang busy mga moms. Anyways, many ways yung mga panahon na tumalungkot, nakikisabay pa ang panahon. Kaya lahat kami naghatid. Kasama namin si kuya, yung brother-in-law ko. Dito din kasi sila sa Japan nakatira. Grabe, ang tagal ko nang hindi napunta sa Narita. Last napunta ko yata during pandemic pa. 3 or 4 years ago. Kasi nung sinundo sila, hindi naman ako kasama dahil may work ako. Pero same old, same old. Wala naman masyadong pinagbago. Dumami lang yung tourist kumpara nung pandemic. Tapos itong si ate nagre-reminisce. Naalala niya yung unang punta niya dito sa Japan. I think grade 4 or grade 5 siya nun. Eh ngayon, third year high school na siya. Dapat nga, babalik sila. Yun nga lang, naabutan sila ng lockdown. And pagdating nga namin dito, dumiretso na agad kami sa pila. Buti na nga lang, hindi masyadong maraming tao. And mabilis naman umusad yung pila. And buti na lang, hindi delay yung flight. While waiting, nakita namin tong pumapatrol na robot. Police Patrol Robot. Ayan, makikita nyo siya paikot-ikot dito sa Narita. Hindi ko alam kung minamaneuver ba siya through online kasi may camera. But anyway, makikita nyo nga dito yan sa Narita Airport. And nagaanounce yung robot na nagpapatrol daw siya. While waiting nga, itong mga bata biglang nauhaw. So buti na lang merong vendor machine or vending machine dito sa loob. Actually, matagal na to eh. Hindi pa sila nakontento, gusto din nila mag-ice cream. Grabe, nakakaubos ang barya tong mga batang to. So, ayun na nga, bumili kami. Ito nga palang vending machine is touchscreen. And pwede kang mamili ng language mo. Merong English, Korean, Chinese. Tapos, meron tinatawag ditong PayPay app. Pwede kang magbayad through online. Pwede rin siyang Suica, Nanako, or Apple Pay. May sticker na nakalagay sa baba kung anong mga cards or app yung pwede nyong gamitin. And ilang minuto lang nakapag-check-in na nga, dumiretso kami dito sa taas para kumain ng ramen. Dito sa Tokyo, Tonkotsu Base made by Ippo Ramen. Buti na lang walang pila, yun nga lang hiwa-hiwalay kami ng upuan. Pero at least hindi na kami nag-wait. By the way, medyo malaki yung serving kaya umorder ako ng isa for the kids. Para share na lang sila. Try nyo ang sarap ng ramen nila. Sa second floor nga pala yon. Pagkatapos kumain, dumiretso na kami sa baba. Tapos eto na ang the moment of truth. Super nakakalungkot na nakaka-excite. Alam nyo kasi, since birth, kasama na ni Ate Jessica ang kanyang lola. Ngayon lang talaga siya nahiwalay. Pero buti na lang dito sa Japan, pwedeng sumama yung mga naghahatid hanggang sa check-in. By the way, that is Mami Jai, yung sister-in-law ko. Sinundo kasi niya yung mother-in-law ko. Eh, nung nakaalis na nga sila, kami maghihiwa-hiwalay naman. Ang tagal din kasi ng mother-in-law ko dito kaya nakakalungkot. I think almost 2 months din siya dito nagstay. Nakaka-excite kasi buo na kami. Nakakalungkot kasi nahiwalay naman siya sa grandparents niya. Pero looking forward kami sa mga milestones ni ate at sa mga family trip. Alam nyo kasi, iniwasan talaga namin mag-family trip kasi nga gusto namin kumpleto kami. Para paglaki nila, may mapag-uusapan sila, hindi nale-left out yung isa. Kaya pinangako namin ni daddy na pagdating ni ate, tsaka lang kami talaga maglilibot ng bonggang-bongga. Hindi naman nagganong kalungkot si ate kasi medyo busy naman na din siya sa school. Nung pauwi nga kami, dumaan kami sa grocery store. And pagka-uwi namin, si ate gustong mag-bake. So hinayaan naman namin. Kumpleto naman ako ng ingredients tsaka mga baking tools. Huling kita namin ni ate is bago yung pandemic. Ang liit pa niya noon, eh ngayon mas patangkad na siya sa akin. Pero happy kami, nakasama na namin si Ate Jessica. Medyo mahaba na ang aking mini vlog. Yun lang, share ko lang. Bye!